palista tayo ngayon, papunta sa ANGONO, yung art capital of the Philippines natin. Located siya dito sa Rizal, Trabenson, Rizal. Ayan. Bakit na muna mga joggies. Punta akong ANGONO, pero kung nakikita niyo, may dala akong ID. Gagamitin natin niya mamaya kasi magpapamute tayo. So from Santa Lucia East to ANGONO Rizal is 25 pesos per tao, pero less po siya ng 5 pesos pagdala natin ang school ID. Ipe-present lang po ito sa driver, kaya laking tipid na rin po pag nag-commute tayo. Pagkapasok na pagkapasok pa lamang sa bayan ng ANGONO ay makikita nyo kaagad ang dalawang malalaking kalabaw na estatwa. Ito ay simbolo ng kanilang Higantes Festival ayon sa mga mamamayan. Malapit na tayo sa ANGONO Public Market. Doon tayo bababa. Ngayon sa kadahilan ng medyo tipid tayo ngayon, naghanap lang tayo ng makakain ng napakamura. Doon lang tayo sa mga karinder. Kila Aling Karin. Karinder. ANGONO, the art capital of the Philippines. Dalawa sa ating national artist ay tigaroon, ang painter na si Botong Francisco at ang composer na si Lucio San Pedro. Ito ay tinatawag na the art of the street or street murals. Makikita dito ang mga kinopyang art mula sa national artist nating si Botong Francisco. Kasama din dito ang 2 metrong taas at 48 metrong haba na art mula sa History of Manila na isa sa pinakamalaking street mural dito. Ilan sa mga dadaanan sa street mural ay ang obrang si Andres Bonifacio at ang Katipunan, Kaingin 1945 at Harana 1962. Halos isang dekada na rin ang nakakalipas noong idineklara ito ng pamunuan ng bayan upang maging street viewing na 24 hours at 365 days na open para sa lahat ng pupunta. Kaya open na open siya guys kung gusto nyo pumunta. Tara! At hindi lang sa pader makikita ang mga arts nila. Makikita rin ito sa sahig. Located siya sa plaza ng ANGONO Rizal. Nasa Forest Park tayo. Sa dito ulit, napansin ko ulit yung mga art sa gilid. Sa may pader. Uukit talaga nila sa semento. Tumungo naman tayo sa Forest Park ng ANGONO Rizal. Wala po siyang entrance fee guys, pero may donation lang siya. Amang ganroon sa donation ay makatutulong upang mapaganda at mapanatiling malinis at ma-preserve ang lugar. Thank you.
Kailan po nagawa yung Forest Park? Kasi ano tawag nito? Para saan po yung Forest Park? Kasi parang napansin ko yung parang yung may mga donation. Ano to? Hindi naman ito sa government. Kumbaga tumutulong lang ang municipio sa amin. Ganun. Pero ito, open space na binigay sa Yabisius. Yabisius Subdivision. Ilan lang ito sa mga napuntahan ko sa Angono, Rizal. Marami pang historical na lugar na pwedeng puntahan at pasyalan. See you sa mga susunod na video, guys. Salamat!